program. Thank you. After 27 years in the business, ipinagdasal mo ba ang the greatest love? Actually, Kuya Boy, to be honest, hindi ko talaga inexpecto. Kontento na ako na kontrabida or nanay ng mga bida. Hanggang doon na ako kasi sabi ko, mas maganda yun eh. Hindi ka pressured. Andiyan ka, magdatingan man maraming artista, pero alam mo yun, yung dito lang ako eh. Kasi ito lang yung gusto ko. Gusto ko lang ng character actress ako. Yun lang yun talaga. Okay. Never kong pinangarap na, Lord, gusto ko maging bida. Kontento na ako sa MMK na nagiging bida ko as nanay. Doon lang. Pero, yun nga, sabi nga Kuya Boy na ang plano ng Diyos, pag dumating sa'yo, pag may plano siya sa'yo, kahit sino, walang pwedeng makaharang yan. So, eto yun, after 27 years, binigay niya sa akin. So, ako ngayon, nakasmile at isa lang sinasabi, salamat po, Panginoon. Take me back to that moment when you decided to be an actor. I was told by someone, there's a story that you were watching Sharon. Yes, Kuya Boy. Ano yun? Live yun or pelikula? Nasa Mindanao, may klase ako noon. Nag-cutting class pa nga ako. Noon, talagang tumakas ako. Palabas yung Sanay Wala Nang Wakas ni Sharon Cuneta. Sharon, Dina, Sharon, Shiri. Yes. Okay. Tapos, nanood ako. Then, habang nanonood ako, sinabi ko, gusto kong mag-artista. Yung Sharon Cuneta na nakita ko doon sa Sanay Wala Nang Wakas, siya yung nag-push sa akin na gusto kong maging katulad niya. Yung umaarte, yung ganun. Mm-hmm. So sabi ko, okay. Pero ang talagang nag-marka din sa akin, yung nang-api si Shiri. Gusto mo yun? Oo, gusto ko. Gusto ko si Sharon. Gusto kong maging artista, katulad ni Sharon, pero gusto ko yung Sherry Hill, na nananampal. Yun talaga yun. Yun. Tapos, after 27 years, binigyan niya ako ng greatest love. Tapos, binigay niya sa akin yung isang taong talaga nag-push sa akin, which is Sharon, Miss Sharon Cuneta. Siya yung kumanta ng theme song. Thank you, Miss Sharon Cuneta. Galing. Tonight with Boy Abunda.